Peer News. Kasalan sa kampo naging makabuluhan, 12 pares naging ganap na mag-asawa. 380 mas Batenyo na biyayaan ng mga iba't ibang serbisyo. Fan games isinagawa rin. Financial assistance mula sa DSWD natanggap ng mga sumukong NPA. Sa trivia ni Tito Bal, ano nga kaya ang reception ng mga sundalo? Magandang araw, Bicolandia! Mga sundalo, kabilang ang mga Kafgo at former rebels, ikinasal ng libre sa kampo ng 9th ID. Yan ang inantabayanan ni Eden Florida. Formal nang nabasbasa ng simbahan ang pagsasama ng 12 pares matapos na maikasal sa St. Martin of Tours ng 9th ID nitong Martes, Hunyo 18, sa isinagawang kasalan sa kampo. Ang pag-asawa is a commitment. Isang tipanan ng pangako magpakailan. Kaya po, ngayon naman na kayo ay kinakasal, balik-balikan niyo po ang tagpong ito sa buong pagkasama bilang mag-asawa. Dahil ang pag-ibig na pinili niyo po sa isa't isa, yan po ay susubukin ng pangako. Yan po ay susubukin ng mga pagsubok sa iyong pamilya at sa iyong buhay. Kung hanggang saan niyo bayang panindigan ang pag-ibig at pagmahalan nyo sa isa't isa. Saksi ang kanika nilang mga bisita, naging makabuluhan ang nasabing kasalan, lalo't libre itong inihandog ng 9th ID maging ang simpleng salo-salo. Nasa pagsasama, hindi lahat bulaklak meron ding tinik. Kaya sa mga bagong kasal, lalo't napakahirap ng trabaho natin, patuloy na magmahalan, patuloy na magbigayan, at patuloy na magpatawaran. Kabilang sa mga maswerteng na ikasal sa kanilang mga kapareha ay 4 na sundalo, mga Kafgo at mga dating NPA. Kaya nung dumating itong kasalan sa kampo, nagpapasalamat kami at matutupad na yung pangarap namin. So, thank you. Para sa akin, napakasaya magkaroon na matuparan yung wish ko na makasal kami. Ngayon ay kasal na kami at talagang akin na yung asawa ko. Bago ang nasabing seremonya, tiniyak ng pamunuan na sumailalim ang nasabing couples sa 3D pre-marriage counseling upang sila'y magabayan na mapatatag at mapalalim pa ang kanilang mga pagsasama bilang mga mag-asawa. Kapayapaan para sa lahat. Eden Florarita, Spear News. 3 barangay sa Uson Masbate na biyayaan ng mga serbisyo. 380 mas Batenyo na binipisyuhan. Mga residente nag-enjoy rin sa mga fun games. Yan ang balitang hatid ni Joseph Loyola. Nakapagbigay na namang muli ng mga libreng serbisyo ang pamahalaan, katuwang ang 2nd Infantry Battalion sa mga mas Batenyo sa isinagawang RCSP Serbisyo Karaban at Talakayan nitong nakaraang Hunyo 14. Sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Uson at ibang ahensya, kabuuang 380 mga residente mula sa Barangay Panisihan, Barangay Dapdap at Barangay Sawang ang nabinipisyuhan ng pre-medical check-up, mga libreng gamot at libreng gupit, burial and medical assistance, gayon din ang financial at medical assistance at iba pang basic services. Nabigyan rin ng mga ito ng pagkakataon na makapagparehistro sa PSA, habang nabigyan rin ng oportunidad ang mga barangay officials na makapaglatag ng kanilang mga priority projects sa kanilang mga barangay na pupunduhan ng pamahalaan. Maliban dito, napuno rin ng kasiyahan ang programa dahil sa mga inihandang fan games ng sangguniang kabataan na game na hinarap ng mga residente. Kapayapaan para sa lahat. Joseph Loyola, Spare News. Sustainable Livelihood Program natanggap ng 11 former rebels mula sa DSWD. Ang detalye, iahatid ni Mark Lacrua. 220,000 ang kabuuang halagang na ipamahagi ng DSWD Region 5 sa 11 former rebels nitong nakaraang Hunyo 18 bilang livelihood assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng ahensya. Naganap ang pagbibigay ng financial assistance sa nasabing mga dating rebelde sa Albay Capital Building, Legazpi City na pinangasawaan ng DILG kasama ang 49IB at PSWD Albay. Ang nasabing programa ng pamahalaan ay may layuning mapabuti ang kalagayan at pamumuhay ng mga sumukong rebelde. Umaasa naman ang pamunuan ng 49IB
na magagamit ng mahusay ng mga former rebels ang mga tulong na kanilang natatanggap para sa kanilang tuloy-tuloy na pagbabagong buhay kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa probinsya ng Albay, kapayapaan para sa lahat. Mark Lacrua, Spear News. Ano nga ba ang ibig sabihin ng reception rights para sa mga sundalo? Yan ang ating alamin kay Tito Bal. Tito Bal, what now? Trivia ni Tito Bal! Alam niyo ba na isa sa iniiwasan ng mga sundalo ay ang reception rights? Nagtataka na ba kayo kung bakit? Hindi kasi ito tulad ng iniisip ninyo na magarbo at masarap na handaan o salo-salo na nakakabusog. Dahil sa mga sundalo, ito'y mga mino ng ehersisyo na talagang nakakapagod. Sir, ano po ba ang reception sa Philippine Army? Ang reception sa Philippine Army, ito ay yung most awaited moment ng bawat isang sundalo or applicant ng sundalo. Kumbaga, ito ang traditions ng organizations na nagsisignal para commencement ng training nila as a newly recruit na mag-instart na ang military life nila. Naakala natin, mahirap yung gagawin nila, pero ang pinakang main purpose nito, ma-reduce yung stress nila and anxieties, matulungan silang ma-alleviate yung anxiety nila, mabawasan yun at mamotivate sila moreover dun sa ginagawa nila. Mahirap kung titingnan, ngunit ito ay unang pagsubok upang tiyakin ang kakayahang pisikal at mental ng mga sumasabak sa training ng pagsusundalo o na-assign sa isang unit. Mula sa basic military training hanggang sa kanilang deployment, ang reception ang sa kanila ay sumasalubong. All throughout kasi ng pagiging sundalo, napakahirap kung iisipin. Pero sa reception, malalaman nila, ay ganito pala ang gagawin natin. All throughout the trainings, ganito pala ang gagawin natin. Magugulong-gulong tayo, magmamasi-masi tayo. Yun ang nagtutulong sa kanila kung paano silang mamotivate at mabuild ang trust and discipline nila. Sa pag-receive pa lang sa kanila, makikita natin na inuutusan sila ng mga trainers kung anong gagawin nila. Nandun yung willingness nilang sumunod. At nandun din ang trust and confidence nila na susundin ang mga bagay na yun. At trust sa sarili, confidence sa kasamahan. Nandun yan, parating nandun yan. Nakaakibat yan kung paano sila magtiwala sa kasamahan nila at sa kanilang sarili. Na maghuhudyat na kung paano sila ma-orient as a newly recruit or newly military into military life. Nandun din na ito ang magiging set as a foundation ng kanilang pagiging sundalo. Kung gi-give up ba sila o magpapatuloy sila sa kanilang karir. Kasi sa foundation ng bilang sundalo, ang receptions ang napaka-importante. Kasi doon mo makikita at doon matitest kung talagang handa sila at pinaghanda nila ang mga bagay. Sa kabila nito, tinitiyak ng organisasyon na walang naaabuso sa aktibidad na ito. Bagkos, sinisigurong ito'y makasentro lamang sa pagpapalakas ng sa ganon makita ang kahandaan ng mga sundalo sa bawat hamon ng kanilang kakaharapin sa pagtatanggol sa bayan. At yan ang ating munting kalaman. Mula dito sa 9th Division Training School, ako po si Tito Bal, ang may alam lamang! At yan ang mga balitang aming tinutukan. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atoles, Peer News. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.